Balang araw, bababa rin ako dito sa pwesto. Balang araw, mamatay ako. Makakalimutan rin ako ninyo. But let me leave you a message that is very important. And it would spell the difference between progress and development and maybe a failed country. Ikaw yung taong nahinusgahan at kinatakutan dahil sa iyong katauhan. Walang iniilagan, kinilala kang palamura at bastos ng karamihan. Tunay na kakaiba sa mga pangulong nagdaan. Tandang-tanda ko pa nung panahong ikay kumandidato. Di ka man yung nangunguna sa debate, di natalo. Prang ka man magsalitat, may ugaling tarantado. Yun ang naging dahilan kung ba't minahal ng mga tao sa iyong pagkapanalo, aking nasaksihan. Pagbabagong nina sa munti-unting nakakamtan. Maraming nga di kang dahil sa'yo ay nagbagong buhay. Iskinitang dating madilim, may nagkaroon ng kulay. Binaga mo ang pader ng mayayamang oligarko na siyang nagpapahirap sa maraming Pilipino. Hinayag mo ang basurang nakakubli sa gobyerno kahit na alam mong buhay mo ang kapalit nito. Sabi ko sa kanya, ikaw ang dalhin ko, buksan mo. Pagdating ko dito sa Manila, binuksan niya. Putang ina. Ang kalaban ko, 6 na general sa pulit. Customs. Lahat ng mga gangster nandoon. Sabi ko, ang kalaban ko, bayan ko mismo. Kalaban ko, bayan ko mismo. At sa iyong panunungkulan ay di inaasahan. Sa bayan ng Marawi, sumiklab ang digmaan. Mahigit 5 buwan, walang tigil ang putukan. Sa mutsaring hinagpis, maririnig sa pahayagan. Maraming nawalan ng mahal nila sa buhay. Kristiyano at Muslim, mga sundalong namatay. Kaya't labag man sa loob, pumirma kat ipinasa. Buong Maguindanao sa Marcialo ay dineklara. Kasabay ng desisyon, nagumulantang sa lahat. Bukod tangi kang pangulong sa digmaan lumapag. Handang magbuwis ng buhay, katapang ay pinamalas. Dahil sa iyong ginawa, saludo ang buong Pinas. At pagkatapos ng digmaan, muli mong ibinangon ang bayan ng Marawi. Ito na siya ngayon, tila ba hindi winasak ng digma ang nagdaan. Salamat po tatay, di kong di mo sila pinabayaan. Ano ang dapat abangan ng ating mga kababayan at ano po yung mga maipagmamalaki ng legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want the people is to just look around. Dito, ganito. Hindi ko ipag-ibang. Una-una, hindi ko ito pera. That's not my money. All I would just say is just we build the... And that's all. I will not crow about it in public. Ngunit para bang pagsubok sa'yo'y naglalaro. Isang kakaibang sakit ang lumaganap sa mundo. Sakit na kumitil sa libu-libong mga tao. Kaya't lockdown sa Pinas, pinatupad na ng gobyerno. Maraming Pilipino di na nakapagtrabaho. Di alam kung saan kukuha ng pagkain isusubo. Ngunit di ka nagpatalo, gumawa ng paraan. Ipinasa mo ang ayudan sa sikmura'y lumaman. Alam namin hirap ka na, mahal namin Pangulo. Sa 2 taong pandemic, kailan man di ka sumuko. Marami pong salamat sa iyong mga nagawa. Dahil sa iyo ang Pilipinas na silayan ng pag-asa. Kung pwede nga lang sana na ikaw na lang ulit. Ikaw na lang sana at wala nang pwedeng pumalit. Kaso hindi po pwede yan kasi ikaw na din nagsabi na baguhin ang Pinas ay malabo pang mangyari. Ngunit di mo lang alam, marami kang nabago. Di lang ang sarili bayan, pati aming pagkatao. Binago mo ang pananaw sa'yo ng karamihan. Dahil sa mapagsik mong anyo ay aming nasilayan. Ang sang-aman na matigas, ngunit hindi ang puso. Yung amang handang gawin lahat para sa pagbabago. Ikaw ang tatay namin, oo gago tarantado. Ngunit sa pinaka magaling naming Pangulo, marami pong salamat.
salamat sa iyong pagmamahal. Pangako namin sa aming puso, di ka matatanggal. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal. Pangako namin sa aming puso, di ka matatanggal. Go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. Yan ang nagigira. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, puta, wag do not fuck with our dignity. Ayos na. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ah, good evening. At syempre, good morning naman dyan sa US at sa Canada. Ah, magandang hapon naman dyan sa Europa. Ah, magandang hapon sa Europe po. Oh. Lalong-lalo na dyan sa London, Italy, sa Finland. Oh, nami-miss ko na si Nanay Idol ito nila, no? Taga Finland yun eh. Ano bang nangyari kay Nanay Idol ito nin? Nanay Idol, ano na nangyari sa iyo? Nanay Idol, oo. Gumawa ka na kasi ni bago mong YouTube account, animal. Mo ay YouTube account, Google account. Ayan, maganda nga po. Bumati muna tayo. Ay, gabi na pala. Ate Akemi. Ay, Ate Maribik. Ate Maribik, ha. Magandang gabi, ha. Ay, hapon. Yan, Ate Dalkis Roda. Nanette Gonzalez. Arnel Ibanez. Lito Billones. Pedro San Juan. Ate Cristina Mingyola. Yan, o. Si Ate Cristina Mingyola. Star Gemini, Pedro San Juan, Nanay Josie Hermosura, Chrissy Brooks, yan, good evening, Ate Bastaki, Norma Torsar, okay, Ans, oh, eto ba, Ans, ikaw ba si, ano, Ans Bego, dati? Tinanggal mo na yung Bego, Ans na lang. Hoy, Let Orasa, oh. Ito pa siya. Isa pa to si Let Orasa. Stella Aguirre, oh, Marilyn, Teten. Oh, Manyakis na Kasme, oh. Magandang gabi, ha. Wapakers, oh, magkakasunod yung mga Manyakis. Kasme, Wapakers, JM Vlog, anak na putang na, mga manyak. Maganda. Nanay Morning Dew, magandang gabi. Yeah, Nanay Morning Dew, good evening, Aria de la Serna, Annabella Tobias. Andali, makati yung itlog ko. Makati itlog, anak lang po siya. Magandang. May langgam. Buti pa tong langgam pa itlog-itlog ako. Danggit ang ulam ko. Swerte. Pang-inang langgam to, pa itlog-itlog. Oh. Putang ina mo. Anong talo ako? Danggit? Ate Maribig, Efrain, yan. Maria Lindsay, Nitoy de Guzman. Ayan, Ali Kadi, yan, magandang gabi, ha. Miss Ena Dulce Amores, yan, shoutout sa'yo, Dulce Amores, ha. Sino pa ba nandyan? Atanista, oo, Evelyn Oyama, Icon, Sweet Moment, Kilig, K-Drama, si... Antang ina. Aba! Icon na lang, Icon. Rodrigo Katayong, oo. Jesus Maria Josep. Nanay Erlinda Flores, Ria de la Serna, Tagus sa Puso. Ang... Puta, kinabahan naman ako dyan.
Kala ko tago sa Puson. Ito mahirap yun pag umabot ng Puson. Yawa. Kinakabahan ako sa mga comment nyo. Kala ko tagus sa... Buti na lang tagus sa puso. Huwag kayong magsalita ng mga tagus-tagus dyan. Ay, Ate Dailan Aris. Kumusta ka na, Ate Dailan Aris? O, namimiss na kita. Ha, o si Pina Goso. Oo, Buster, naka-like and share na kaming lima kong account. Ha, lima account mo? Troll ka na rin? Nars, magandang gabi ha. Raquel Agetro. Oy, Buster, gandang gabi. Kaya na pa ako umaga sa'yo ha. Ba, parang may utang na loob pa ako sa'yo. Ikaw na nga tumatawa eh. Libre na nga tawa mo. Hindi mo na kailangan pumunta ng clowns. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta ng comedy bar. Asa na ba yung queen na Manyakis Magpinay? Alam mo yan si Magpinay, pagka live ni Master Judea, nandun, pag sa live ko, wala. Pinagpalit na ako niya ni Magpinay eh. Oo, Rosie Jeresa, yan. Ay, Ate Shelly Neshi, thank you. Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa pakulay, ha. Thank you, po. Lani Kirimit, Marilu Igarashi. Nako. Palitan nyo nga yung pangalan nyo ng apelyido ng Hapon. Huwag lang yung Chinese, Japanese character, ha. Biruin mo yan. Virginia Malonzo. Shoutout sa Pampanga dyan ha. Alam nyo, mahal ko ang mga Kapampangan. Kasi yung girlfriend ko ng college, Kapampangan. Tapos, ilang buwan akong napatira dyan sa Magalang, Pampanga. Kaya nga magalang na magalang ako eh. Oh, kasi dati akong mountaineer. Dati ako mahilig ako umakyat ng bundok eh. Oh, yung Mount Arayat, inaakyat ko 'yan. Nanay Morning Dew, ano ba ang meron sa Magalang, Pampanga? Sa may bandang Mount Arayat, Barangay Santo Niño. Maganda ate! Ay, maganda ate ha. Thank you ha. Sino pa? Leia Cancino. Tago sa puso ni BBM at Lisa Marcos. Patay tayo dyan. Jeffrey Santos. Yan, magandang umaga, Ferry. How are you na, guwapang Ferry? Nako. May namatay daw na incheck. Kumangati daw ang itlog. Hindi naman nangatin. Yung sa akin. Kinagat. Laura Sulit, Raquel Agetro, ay sa wakas, nabati din ni Idol Buster. Dami ko po talaga. O, tamo? Libre na nga tawa mo. Ba, ready na ako sa bagong script, latest report. For... apat na nasinghot, Buster. Ha? Apat na nasinghot?
Ay, Ate Meg Pinay, nandito na, oh. Nandito na. Si Nanay Morning Dew, alam ko namang taga Pampanga ka, siyempre ka Pampangan ka. Alam nga naman taga Pampanga ka, tapos Bisaya ka. Sawa Wallets Test, magandang gabi po sir. Puta, ikaw ba yan? Hindi ba ikaw yung ex ko? We, papalit ka ng pangalan ha. Kamukha ng ex ko. Sorry, nagulat ako. Akala ko, sabi ko, yung ex ko, nasundan na ako sa YouTube. Baka manghingi ng sustento, animal. Oy, safety and security vlog. Nako, kailan tayo magkikita? Shout out sa'yo, safety ha. Mayap, Abengi, Boss Buster. Eh, siguro ka Pampangan to, Mayap Abengi. Pero hindi ako bingi. YouTuber, magandang gabi ha. Sino ba nandyan? Arunabs. Naku. Lola Sue. Ay, Ate Mocha, kung guwapa. Magandang dilag, puso ko yung nabi. Nako, si Ate Mocha. Oy, sino naman to? Thank you ha, thank you ha. Paano ko kayo mapapasalamatan? Ikaw ba si Tenten? Eto, German. Ito, German. Si Schaphausen. Schaphausen. Schaphausen, shoutout sa'yo, ha. King Ray, yan, shoutout. Buster, kailan mo ulit ako isasama? Huwag ka nang sumama. Pampagulo ka lang. Ano ka, scorer? Yang Christopher Gloria. Oo, taga-Arayat po ako. Oy, ito taga-Arayat. Pero dito ako sa Paanan. Oo. Tumira ako diyan sa Barangay Santo Niño. Okay, wala na, wala na. Bilma. Oo, Bilma. Oh, sino to? Ira Choi. Yan ang magandang oh, si Tenten nga, oh, Tenten. Eto nga, ako talaga hindi talaga ako makaget over sa ginawa ng paano nila idinirek. Hindi ko malaman kung paano nila ilulusot o bibigyan ng katwiran o ipagtatanggol ang katarantaduhan na ginawa nila. Felix Bulabog, shoutout. Hindi ko maintindihan kung paano nila ilulusot itong kawalangiyaan na ginawa nila. Akala siguro, Switzerland. Ay, shoutout sa taga Switzerland. Ah. Si ate, ano ko, taga nandyan din. Si ate, Sino to? Thank you ha, thank you, thank you. Oo. Alam mo, sa totoo lang, mabuti, oh, oo, napagandaan nila eh, no? Pero nagtataka ako, yung mga media, hindi,
hindi sila lang, hindi nila kinuwestiyon na Mr. President, Mr. DILG Secretary Benhor Nguya Abalos. Bakit po kahapon pa ho yan nahuli sa checkpoint, bakit ngayon lang po kayo nagpa-presscon? Biruin mo, nahuli yung sinasabi nilang illegal drugs o mga shabu doon sa checkpoint sa Kalat at ano yun? Sa Alitagtag, Batangas. Nahuli sa checkpoint Alitagtag, Batangas, alas 7.20 ng umaga noong April 15. Umaga ng April 15. Nagpa-presscon sila tanghali ng April 16. Ha? Ah? Paano ipapaliwanag ng dalawang bangag yun? Paano ipapaliwanag ng mga tanso yun? Paano ipapaliwanag yun ng mga troll? Mahirap! Kaya ang gagawin nila ay sisi. Pro-China. Balik tanaw. Kasi hindi nila masagot eh. Kasi kung bibigyan nila yun ng katuwiran, lalabas, tanga rin sila. Hindi lang tanga, uto-uto. Jennifer Linsangan, shoutout sa'yo. Diba? Hindi ka lang ang tanga, uto-uto ka pa. Ang sarap mambasag ng mga troll. Mamatay kayo sa inis. Hindi na nga sila nakapagpigil eh. Nagko-comment na eh. O diba? Affected kayo sa katangahan ng ginawa ng presidente nyo? Mga buang daw tayo? Buang talaga! Binubuang namin kayo! Diba? Sinong tanga na drug lord na may shipment na nagkakahalaga ng 13 billion isasaksak lahat ipapasiksiksiksiksiksiksiksik ligligliglig umaapaw doon sa iisang sasakyan yung 1.8 tons na shabu. Alam nyo, halimbawa, eto si Florentino Dumanilo ay isang matalinong matatalino yan eh. Hindi yan magpapahuli ng talagang
bulto-bulto o yung buuhan na shipment. Maaari siya magdala ng isang kilo, ipapahuli niya sa checkpoint, tapos yung tira, itatakas niya. Bibiyak-biyakin niya yan. Gagamitan niya yan ng 5 hanggang 10 sasakyan. Isang 100 kilo. Oh, 100 kilo sa isang sasakyan, 100 kilo sa isang sasakyan, 100 kilo sa sasakyan. Sampung sasakyan, meron siyang 1 tonelada. Mahuli man yung isa, meron pang 17. Sa tagi 100 kilo bawat isang sasakyan, mahihirapan silang sundan. Diba? Kung ikaw, gym lord, isa kang drug lord, isa kang may-ari ng pa-shipment, o na sinasabi ni BBM na imported daw. Ilalagay mo ba sa isang sasakyan yung mga epektos mo? Sige nga, Daibot, shoutout sa'yo. Daibot, Daibot. Hahatiin mo yan, tigi 100 kilo. Bawat isang sasakyan, magkano lang naman arkila? Putang ina, yung may dala ng... Magkano renta? 6,000? Renta ng sasakyan? 20 sasakyan na 6,000 ilan? 120,000 lang. 120,000 lang. Umarkila ka ng 10 sasakyan o kaya 20 sasakyan. 120,000 lang. Pagpalagay mo ng 200,000, 1,000 lang. Putang ina, yung mawawala sa'yo, bilyon. Alam mo, Mr. President at saka DILG Secretary, minumura kayo ngayon ng mga drug lord. Kung meron man, kung totoo man yan. Alam niyo kung bakit? Ginagawa niyo silang tanga. Ay. Kakarga mo lahat pa si parang tren, puno na putas, sisiksikin mo pa ng ganon para magkasya ka. Di ba pag sumakay ka ng tren, sisiksikin mo talaga eh. Gagawin mo talaga yung ano eh, para magkasya ka eh. Tama, Daybot! Dapat nagpasundo na lang sila sa PIDEA. Ay, sunduin nyo kami rito! May checkpoint eh! Alakihin natin pa namin to sa checkpoint! Pebs, ay siya, ay thank you ah, thank you, maraming salamat sa iyo ah. Pebs Sagunt, maraming ito, official pa ang asawa, ang jowa nito. Sundalo. Thank you po. Thank you. Mario. Sir, good. Roberto, sir, good eve. Mali ang director dyan. Ang gagawin natin? Putang ina, 2 tanga nagsama.
Tapos susuportahan ng mga tangang trolls at mga tangang vlogger. Wala na! Alak lang po tayo. Yawa! Ay! Jim Lord! Thank you, Jim Lord! Animal ka! Imposible na maka-under pa yung ban na yun sa bigat. Bibisaklat nga yung ban sa bigat eh. Di ba gulong no? Kasi ano lang yun po? Ano lang yun eh? Dalawa lang gulong sarapan, dalawa sa likuran. Eh, ganun mga ban, hindi naman yun molye. Buti kung molye yun, kakayanin. Gaganun yun oh. Woo! Yung gulong nun. Tangina. Ay, babe, sagot, thank you ulit. At para kayo na, no, alam nyo, pagka pinanood nyo yung interview nung police ni BBM at saka ni, ano, ni Abalos, kala mo Three Stooges, eh. Alam nyo yung Three Stooges? Tangina talaga, oh. Gumastos pa ng, ano, ng gasolina ng chopper, makarating lang ng Batangas. Oo nga eh, oo tama. Infragrante delicto, kusang huminto at pinasex yung ban ng driver. Wala man lang. Kung hindi pa nga gago atanista, napaka, walang lisensya. Alam mo may checkpoint doon, wala kang lisensya, didiretso ka, tapos may dala kang illegal na droga. Tarantaduwa na po. Drive ka! Di ba magmumotor ka nga lang? Tangina, may checkpoint doon ah. Yung U-turn ka, hindi, babalik ka eh. Kasi pag na-checkpoint ka, wala ka lisensya, huli ka, ticket ka, di ba? Umaleo. Malayo pa yung kita mo na yung checkpoint eh. Ito, may checkpoint ah, wala ka lisensya. Parada muna ako rito. Paparada muna ako dito sa may tindahan. Kunyari, kakain ako. O, tapos kung kumain, nandun pa rin yung checkpoint, yung U-turn na lang ako. O, diba? Putang na, kala mo nasa comedy bar ka eh. Hindi na yun eh. Ang mga sindikato, hindi nila isasakay sa isang sasakyan ang mga epektos nila. Magkakarga yan ng hiwa-hiwalay yan. Mahuli man, masakote man yung isa, meron pa sila. Meron pa sila. Tapos may mga advance party, may sweeper yan. Eto maganda. Yan ang palabas nyo dahil wala naman kayo sa senaryo. Daniel Isguera ganito. Driver ka. Alimbawa na lang, ikaw na lang yung driver. Ikaw ang lumagay sa katayuan ng driver. Dati kang special forces, sundalo ka, US Marine. Ah, US Army. Sundalo ka dati ng US. Tapos nagmamaneho ka, wala kang lisensya. May checkpoint. Ano gagawin mo? Ikaw na lang sumagot sa sarili mo. Ikaw, anong gagawin mo sa ano? Sige na!
Para malaman ko kung ang may diskarte ka sa buhay. Wala ako sa senaryo. O pero ikaw na lang. Halimbawa, ikaw, nandun ka sa senaryo. Bilang driver, wala kang driver's license. Ano gagawin mo? Black Mamba, magandang gabi. Kunyari, wala ako sa senaryo. Kunyari, ikaw na lang nandun. O, Daniel Isguera, ikaw na lang. Driver ka, wala ka lisensya. May karga kang shabo. Tapos yung checkpoint na yon, regular silang nag-checkpoint doon. Araw-araw, regular, sabi ng sundalo. Ay, ng pulis. Oh, wala na kami, hindi na kami kasali sa senaryo, ikaw na lang. Tanga. Wag mo ko igaya sa iyo, tanga. Ay, Ate Josepina Goso, shoutout sa iyo. Ha? Tinan mo sagot, oh. Lahat halos naman wala license. Baka nga ikaw wala license. Aminin mo. Di ba si Raulo? Ang tinatanong ko sa'yo, yung sitwasyon. Kung wala kang lisensya, may checkpoint, didiretso ka? Tinan mo. Malang-mala sa mga amo nila, utak-utak pulburon. Tignan mo yung katwira, no? Tignan mo! Ay, Daniel, hindi ka nagmumukhang tanga. Tanga ka na talaga. Oh, sige na, wala na akong lisensya. Inaamin ko na, wala akong lisensya. Pero hindi ako patanga para dumiretso sa checkpoint. Gusto mo, wala akong lisensya. Sige, wala na. Wala na akong lisensya. Pero hindi ako tanga, didiretso ko sa checkpoint. Dahil ikaw tanga ka, didiretso ka. Putang ina ka. Daniel, tigil mo na kasi ang pagsasyabo. Sinabi na kasing masama sa, utak yan eh. Bira ka pa ng bira eh. Panoorin natin to. Ay, nako. Putang ina talaga. Diyos mo yung marimbar. Pwede naman maging tanga, wag naman araw-arawin. Biruin mo ah, ang hinihiling ng mga tao, drug test. Ano binigay? Droga. Drug test hindi ang hinihingi, hindi drug press release. Hindi drug press con. Drug test po, drug test. Ang panawagan po, Mr. President, ng ating mamamayang Pilipino, drug test po, hindi drug press. Test po, T-E-S-T.
Ang kinakinin niyo? Tanga-tangahan na, bububuan pa. Sus, Mario, Sep, papatawarin kayo. Lord, patawad! Sila'y tanga-tangahan. Tanga-tangahang nilalang. Okay, tuloy. Oh. Ano sabi? Oh, sige, pag-usapan natin to. Billion shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang kargada ng shabu pero napagkasya. Bak! Umpisa pa lang eh. Grabe ka naman. Ala ka Eric. Billion shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang kargada ng shabu pero napagkasya. Bak! Dahil sa bawal na gamot nais unang pinagsisiyan ayup talaga. Bakit kaya? Tingnan natin muna ito, ang isang pahayag mula kay Pangulong Marcos Jr. May sample po namin yung kaso. Cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasabot. It's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito. Utang na, Mr. President, hindi ka mapakali dyan sa likuran ng pulis, ha? Baka biglang magsalita, umamin. Putang na, binabantayan mo talaga. Ate Perisnel! Ate Perisnel, good morning. Anong putang ina niyo? Ate Cora Takashi, magandang umaga. Antonil Ganda, LC Roble, bumati muna tayo, baka mapagalitan tayo. Otom, yan o. Oh. Arnel Ibanez, oh. Ay, Asnan, oh, oh. King Koy dating. Okay. Bantay sarado nila yung pulis eh. Hindi maiwan-iwan ni Avalos at saka ni Bangag. Ay, Bangag. Ni Bongbong eh. Ayup na ito. Sir, Mr. President, PNPA po yan, galing po yan Academy. Yung edad na niyan, kapitan, galing ng academy yan. Sanay po yan magsalita ng totoo. Ayan ang hirap kasi sa inyo, Mr. President. Bagong graduate lang yan, academy yan. Academy yan si sir, yung pulis. Yung kanyang edad, tapos kapitan. Kung di yan lateral entry, academy yan. Pero sa tingin ko, academy, pagtingin ko ha, galing yan ang Philippine National Police Academy. Oo, may paninindigan yan.
ha? Kayang sumagot niyang kahit kanino dahil sa kanyang aral. Hindi po yan second year college. Kaya huwag mong sabihin na hindi sanay sumagot. Kasi sa academy, pag hindi ka sumagot doon ng maayos, kukulatahin ka doon. Diba? Kukulatahin ka doon. Ay, ano? Sino ba nandyan? LC Roble, paki-hide mo na yan. Pagkatapos, batang-bata pa sa serbisyo, putang ina, Mr. President, kinukurap mo na. Tinuturuan mo na maging sinungaling. Tinuturuan mo nang hindi maging matapat. Tama, Jim Lord, pati pulis, gusto mong sirain ang karir. Ha? Imbis na matapat na nagsiservisyo, walang bahid ng korupsyon, tinuturuan ninyo. Ha? Ganyang kasama mga ugali nyo. Magaling kang kupal ka. Okay, tuloy. Sa final tagdag. So, as part of intensified crime prevention. Good morning po. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroon suspicious po. So, yun po. Sinasubject po namin for inspection po. So, ayun. Mga kababayan, nabang inaayos natin ang isa pang counterpart video on how the correct and proper conduct of anti-drug operations sa previous government para makita po natin kung tayo pinapasakay, ginugod time, at ginugoyo tayo. Tingnan din natin itong isa pa. Kung tayo binubudol. Nabubudol tayo sa scripted na mga operations. Puro budol, ha? I-analyze namin yan ni Ma'am Lorraine. Tingnan muna natin ang isa pang video na ito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. What? Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. What? But he can tell you what happened. He can tell you what happened. Oh, because we tell them what the script is. This is what happened. This is who you are going to say to ano? Media people, tangina mo. Good morning po. Oh, binubulong ang pagpahal mo. Sa training sa military, tsaka sa police walang training para makakaharap sa president. Kahit kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa president. So, magandang umaga po sa ating lahat, kay sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat na rito. Sa ngayon, alam nyo, eto lang ah. Kahit PO1, kahit patrol man kayang sagutin niyan eh. Pag tinanong mo, basta legitimate yung operation. Basta totoo yung nangyari. Kahit nakapikit yan, sasagutin niya yung mga tanong na yan. Basta kung ano yung totoo. Kahit naman kayo eh. Kahit paikot-ikutin pa kayo, basta alam mo kung ano ang totoong nangyari. Hindi ka kailangang diktahan ng kahit kanino. Kahit sino magsulsul sa'yo, kung ano sasabihin mo, baliwala yon kasi alam mo kung ano ang nangyari. Pero kung hindi mo sasabihin ang totoo, kung scripted yan, ay kailangan talaga may bulong. Yeah!
Di ba? Ito ah. Halimbawa may asawa't anak yan. May magulang na tapat. Halimbawa, papalagay mo kasi pagka pulis ka, nasa pamilya mo ang pagiging pulis. Minsan tatay mo pulis, lalo na ito academy. Putang ina, papayag ka niyan. Eh, tapos yung tatay mo tapat, tapos ikaw bubulungan ka ng presidente na magsinungaling. Mamaya, imbisigahan kayo ni Tulpo, ipalay detectors test kayo, itumanggi kayo. Eh kung pagdating sa Senate investigation, halimbawa, sa dinami-dami ng nagdududa diyan sa inyong naratiba na yan. Ha? At mas maisipan, may magpasa ng resolusyon at kayo imbestigahan. Tapos umepal si Rapi Tulpo. Sigaw-sigawan kayo at sabihan ipalay detector test kayo. Doon lang po tayo sa tama, Mr. President. O kasi hindi mo pwedeng, hindi mo na kailangan diktahan yan kung totoo talaga. Kung totoo yan, wala namang problema kung totoo talaga. Papalakpakan po namin kayo. Pupurihin namin kayo at magpapasalamat po kami sa inyong ginawa, gera laban sa droga na walang namamatay at walang putukan na nangyari. Sana nga po, totoo yan. Oo. Tuloy. And po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusat pa rin po yung aming investigasyon. Ano po? Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. Ang tanong sa mga nandyan na yung mga supporters ni President Bongbong Marcos. Ito tanong nga oh. Bakit nangyari ang paghuli o pagkumpiska ng mga illegal na droga April 15, 7:20 ng umaga, pero bakit nagpa-presscon kayo kinabukasan na April 16 ng tanghali? Bakit? Di ba dapat o ora mismo, ando na kagad? Ora mismo, nakadali kami rito, tatawag sa istasyon nila to. O yung, ito si Kapitan. O tatawag, o meron dito na kumpiska namin, na recover namin, o na checkpoint namin. Itong isang van ng Shabu. Tapos, pupunta agad yung station commander. Pupunta ka agad yung station commander, pagtawag sa station commander, tatawag sa regional director. Boss! Amo manager! Sir! Yung tropa, nakadali ng Shabu, isang van. O tapos yung regional director, tatawag ngayon sa Chief PNP. Chief PNP! Yung droga meron dito. Maaga pa, alas 7:20 ng umaga eh. Yung GPMP, tatawag agad kay DILG. DILG! O, andito na, putang nakadali yung tropa ng Shabu. Hindi ka na magagastos ng kalating oras doon sa tawagan magmula sa station commander hanggang doon kay DILG secretary. Hindi ka gagastos ng kalating oras doon.
Tapos, si DILG tatawag sa presidente. Oh, Mr. President, gusto mo bang umepal? May shabu na nakuha. Punta ka, mag-chopper na tayo. Magkita tayo dyan sa Malacanang. Tanghali! Tanghali! Tanghali ng April 15, nandun na sila sa Batangas. Bakit kinabukasan pa? Sige nga! Sinong hindi maghihinala? Bakit pinagpabukas pa ninyo? Oh, sige! Ha? Mari Josep. Okay, tuloy. Eh, tanong, maraming tanong kasi. Oo, maraming tanong eh. Hindi nyo maiiwasan. Matatalino na nga mga tao ngayon. Troll na lang ang hindi. Nako, kabobo kaya yung tatapalan ka ng pera? Matalino ka? Tapos tinapalan ka ng pera? Mabobobo ka talaga. Baka magkaroon ka pa ng sakit na kalimot. Diba? Mari Josep kayo. Baka need pa seminar. Hindi na kailangan ng seminar yan. Nanay Morning Joe, kasi itong pulis na ito, academy ito, galing ito ng police academy. Alam niya lahat ng SOP. Nasa PNP manual yan. Walang ginawa yan. Nag-aral lang 4 na taon para sa police operation. O, tuloy natin. So, kung po, mayroon po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa... Sa Kwan po, mayroon po kaming regular na checkpoint na isinasagawa dito. Regular! Araw-araw! Regular eh! Hindi random, regular! Ibig sabihin, araw-araw, ganong oras, nag-checkpoint sila. Anak ng Tuchang. Ang tuloy. Bayan na dagdag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroong suspicious po, so yun po, sinasubject po namin for inspection po. So yun po, kagaya po nung nangyari kay dito po sa pangyayaring ito, yun po ang naging resulta, nasabat po namin yung ganitong kalaking halaga po ng shabu po. Okay, mga kababayan, bago po tayo magbigay ng mga masusing komentaryo, ganito po muna mga facts na nakuha natin. Facts! In on news releases. Number one, ang kinargahan na van ay photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No, mga nasa 2,000 ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms.
ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang. Hindi, ito ah, sasagutin ko lang ito ah. Mark Andrew, ako lagi akong nagra-rides parting Batangas. Oh, nagsisimula ako dito sa ano, Naik, Ternate, tapos na Sugbo, aakit ako ng ano, ng pupunta ako ng Matabungkay, pagkatapos pupunta ako ng Kalatagan, lalabas ako ng Balayan, Tiwi, oh, Chupalatu, tapos babalik ako Alitagtag, dadaanan yan. Meron talagang mga checkpoint dyan araw-araw. Oh, magmula sa may Ternate, paglabas mo ng paglusong mo dyan sa ilalim ng Kabyang Tunnel, bago ka dumating ng Sugbo, may puro checkpoint talaga dyan lugar na yan. Marami talagang checkpoint dyan. Kaya binibigyan nga natin ng binibigyan na nga natin ng katwiran eh. Binibigyan na nga natin ng katwiran eh. Lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? Hindi pa yon, pwede yon, pwede naman yon. Kung ganon, basta molye yung van, molye. Pero kung hindi siya molye, pero kung ordinaryong molye lang yon, hindi yung ganong kabigat, hindi kakayanin yon. Maaari kung molye siya, dadagdagan yun ng molye. Maaari yung kayanin yung bigat. Tapos magdadagdag ng hangin ang gulong o lalakihan yung gulong. Oo, aandar yun pero hirap. Lalo na dyan sa Batangas, puro ahon dyan. Puro paahon dyan eh. Kung manggagaling ka lang dito sa may ano, papupunta ka ng Cavite, dito ang daan mo sa Nasugbo, puro ahon yan, sigsag. Tapos kung pupunta ka ng Paranaque, halimbawa magbabaya, baya ano ka, baya Tagaytay, ahon din yan. Kaya malayo, malabong makarating ka pa rin dahil hindi mo kakayanin. Oo, uusok o sasabog ang makina mo dyan. Buti kung puro palusong yan. Eh hindi, puro ahon yan eh. Yung pinanggalingan nilang lugar, kabisado ko yan. Nagtuturong Matabungkay ako eh. Pagkainan mo yan, puro ahon yan, naku, iiyak ang makina. Sana naman kumuha-kuha naman kayo ng sasakyan, yung ano naman, yung close ba na ano, yung canter. O kaya yung Isuzu Elf. Yung pang deliver talaga ng mga forwarder, pwede yan. Pero yung ganyan na ba na passenger van? Ay, sus Mario Josep. Oh, tuloy. That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,200 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpataw... Hindi kakayanin ng bigat ng van yung capacity ng kargada, tapos nakita yung driver, ang laki ng driver, di ba? Gym instructor? Ang laki! Kasi laki ni Boss Dada! Ang laki ng ano, ng driver! Ilang kilo rin yun! Timbangin mo si Boss Dada kung ilang kilo yung hinayupak na yun. Peace. Tawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po ito madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan ang galing ang droga sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Ah,
Yan pa problema. Chain of custody of the evidence. Yan ang nangyari kung bakit na-dismiss yung kaso ng anak ni DOJ Secretary Remulla dahil sa nagkaroon ng technicality o technicalidad yung paghahawak ng ebidensya. Yan din yun. Parehas. Pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang mga sabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total nagpa-presko na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PDEA, nandun yung mga local officials at makikita na talagang nandyan ang shabo sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami, 2 tonelada, at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga ma-dismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number two, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, edi nakatakas ng may-ari ng duroga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuhan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang ka... Ay, ka-Eric, partida yan, ka-Eric, ha? Hindi pa sila kagad nagpa-press conference. Dahil nahuli yan, April 15, nagpa-press conference sila April 16. Natulog pa lang isang araw! Yawa! Diba? Okay. Tapos masisisi nyo ba kami kung kukwestiyonin namin itad tad ng katanungan yung operasyon nyo na yan. Buti sana putang na kung magbubuti lang ako. Eh hindi naman ako ganon. May knowledge ako sa mga bagay na yan. Alaman. Number three na punto. Halos hindi alam ng police kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag, at parang sinasabihan siya, uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang? Binigyan siya ng script? At dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang police? Bakit hindi ang umarap dyan si General Marvil? O ang regional director? Si Abalos? Bakit yung kapitan ang humarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya, at upang ipakita-kita niyong kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na... Alam niyo, napapansin ko yung si Chief PNP. Si Chief PNP, oh. Kakaupo lang niyan bilang Chief PNP. Sabi siguro. Eh siyempre, bago naging Chief PNP yan, bago naging general yan, putang nakatakot-takot na operasyon na ang dinanas niyan.
Isip-isip niya siguro, isip-isip siguro, putang na, niloloko na ng mga, niloloko na ng dalawang to, mga tao eh. Yung karanasan niya ni KPMP, hindi na matatawaran yan. Ay, yung marimar. Bago naging 4-star general yan, bago naging 3-star yan, dumaan yan bilang operatiba. Hindi nyo mapopola ang ulo niyan. Diba? Sabi siguro ni Chipimpe, putang inang tong dalawa lang to. Anong pinaggagawa tong dalawang gago na to? Wala, presidente kasi at saka DILG, kaya lang adik kasi, kaya ganyan mag-isip. Diba? Biruin nyo, Diyos mio marimar. Yan si KPNP, ilang taon na lang magre-retiro na yan. Yung experience niya bilang pulis, hindi mo na pwedeng tawaran. Oo. Tapos putang na, yung pulis niya tuturuan ng ganon. Ay, nako. Siguro isip-isip ni GPNP Marvin, ano ba pinagagawa ng itong dalawang gago na ito? Puta niyo yung script nila pang kinder. GPNP, baka naman, magkomento ka naman. Hindi nyo kami maloloko. Presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Sabi niya, Ma'am Lorraine, your take on this? Nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick, Ma'am Lorraine. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. No, I mean, nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. Ma'am Lorraine. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. Grabe lang, budol na, sinungaling pa. Sama mo na ng bangag. Total, nilait mo na eh. Hindi mo pa tinodo. Shoutout sa mga bago natin viewers dyan. Ha? Sa mga bago natin viewers, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe ha? At saka mag-like. Yan. Thank you so much. Oh, Narina Marin. Yan ha, shoutout sa inyo ha. No, nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan. Napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion worth of shabu na haul, no, dinadalamin ninyo, iisa lang ang tao. Wala man lang resbak, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. Hindi nga yun eh. Ito na lang eh. Ito na lang, Doc Lorraine eh. Kung ako ay isang drug lord, alimbawa, matatalino yung mga yan eh. Hindi sila papayag na ang isang shipment nila ay mahuli lang ng ganun basta-basta. Ang ginagawa ng mga yan sa tagal, ay, sus, mahirap pa ipaliwanag. Hahati-hatiin nila yan. Masakote man yung dalawang sasakyan, masakote man yung isang sasakyan, meron pa silang pambawi. Hindi kawalan sa kanila kung masakote man yung tatlong sasakyan, apat na sasakyan, kung yung pitong sasakyan, makakalusot, makakabawi pa rin sila.
hindi sila lugi. Sinong tangang gago na drug lord ang magsasakay ng isang epekto sa iisang sasakyan na ipapagsiksikan mo? Maaari nilang gawin dyan, hatiin nila. O sige, 1.8 tons. O, 10 sasakyan. Tigwa 180 kilo kayo dyan. Bawat isang sasakyan. Correct! Maris Sandoval, don't pull all of your eggs at one basket. Correct, dahil pag nadapa ka dyan, basag lahat yung itlog mo. Hindi ganun kabobo ang mga sindikato. Mariosip kayo. Putang ina, 13 billion na halaga ng droga. Tapos isasakay mo sa inarkila mong 6,000 na van? Talaga? Tapos ilalagay mo lang sa sako? Eh yung iba nga, o diba, nilalagay pa nila sa loob ng keso, sa swelas ng sapatos, kung sa inahalo nila sa bit, sa ano ng isda, inilalagay nila sa manikin. Inilalagay nila sa mga ribulto, sa mga simento, nandun sa loob, babasag. Manood naman kayo ng pelikula! Puta, ilalagay mo yung sabo, puta, nakitang-kita ng... Kita mo in plain view? Uy, ano yan? Arena ba yan? Smeo Marimar. 6,000 ang arkila. Tapos ang dala mo 13 billion. Ha? Kahit umarkila ka ng 10,000 isang sasakyan, 10 sasakyan, 100,000 lang yan. Mailulusot mo yung 13 billion mo. Mahuli man yung isang sasakyan, meron ka pang siyam. Ay, nako. Nawalang list. Ganito yan eh. O, diba nga tayo? Ito, yung mga tatay na lang. Diba pag ikaw may pera ka, sisweldo ka, alam mo, madidiskaril yung pera mo pag uwi mo ng bahay. O, diba minsan, inilalagay mo sa swelas ng sapatos, tapos sa pitaka mo, tapos yung pitaka mo, may mga papel, may mga resibo, ibabalot mo doon yung 1,000 sa resibo, o kaya sa... Iipit mo sa lisensya, tutupiin mong ganon para hindi makita. Makuha man yung iba at may nakasave ka pa, di ba ganon? Tama ako mali? Di ba? Ordinaryong mister pa lang yun ha, hindi pa drug lord yun. Hindi pa drug lord yun. Kukuha ko ng 100. 1,000 bagong sweldo ako. Kaya
kumita ako kasi nanalo ako sa sabong. Kukuha ko ng resibo, ibalagay ko yung pera rito, tutupiin ko. Oh, tutupiin ko ng ganyan na maliit. Oh, tapos ilalagay ko sa wallet ko. Pagtingin ng misis ko, resibo lang yan. Papel lang yan. O kaya, rehistro ng sasakyan, rehistro ng motor, ilalagay mo sa wallet. Oh, hindi naman titignan yan eh, kasi papel yan eh. Ang titignan dyan, yung plain view, yun ang kukunin ng misis mo. Oh, di ba basic? Hindi pa sindikato yan ha, mister pa lang yan. Oh, di ba Jennifer Tan? Di ba? Ako nga dati ito sa dulo ng baril sa butas eh. Okay, tuloy. Esensya. Ma'am, wala yeah. siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para akong ninja. Nagtatago talaga Tapos ako. Tapos ang kargada mo, oh. 2 tonelada ng shabu. Ang karga ko lang nun, coke. Hindi ko okay na. College ako, wala akong driver siya. Ma'am, wala yeah. siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para akong ninja. Nagtatago talaga Tapos ako. Tapos ang kargada mo, oh. 2 tonelada ng shabu. Ang karga ko lang nun, coke. Hindi ko okay na. Coca-Cola. Pero ito, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion worth of shabu was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan. At sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. Mm. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang, matitechnical ito. Yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, di ba, communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president. Sandali ah. Marilyn Mary Agustin, thank you po ah. Maraming salamat. Thank you. Ay, Nanay Mercy Kalunod. Ayan, andyan si Nanay Mercy, oh. Nanay Mercy! Oo nga, oh, totoo yan, oh. Tapos, binalaan ni Bangag yung media. Ito lang itatanong sa pulis. Correct! Kaya nga, eh. Tama yung sinabi ni Lorraine Badoy eh. Tayo mga Pilipino, ginagawa tayong tanga ng bangag na presidente. Ayan o. Ginagawa niya tayong tanga eh. Highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang, matitechnical ito. Yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, di ba, communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower-ranking police officer. Mm. Meron pa siyang mga disclaimer na gano'n. May patapik-tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa military. Anong kailan ka naging sundalo? Mm. Diba? Huwag kang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalo hindi ka bayani, drug addict ka. Okay? So, sa mga totoong bayani namin, sundalo hindi ka bayani, drug addict ka. Makihanay sa mga totoong bayani namin, sundalo hindi ka kanin. Bayani, drug addict ka. Ang makihanay sa mga totoong bayani namin, sundalo hindi ka kanin. Bayani, drug addict ka. Makihanay sa mga totoong bayani namin, sundalo hindi ka kanin. Bayani, drug addict ka. Ang makihanay sa mga totoong bayani namin, sundalo hindi ka kanin. Bayani, drug addict ka. Ang makihanay sa mga totoong bayani namin, sundalo hindi ka kanin. Bayani, drug addict ka. Puta na sira na naman ang puta. Talaga! Hindi ka lang bayani, drug addict ka daw. Hindi ako nag
ang sabi niya na si Doktora Lorraine Badoy. Hala? Hoy! Grabe kayo, bakit ang sarap pakinggan? Eh, tumigil ka dyan doon sa Rebe, nasira yung keyboard ko! Tangina talaga. Alam mo, napalood ko yung tawa ko ng tawa. Napalundag ako eh. Napalood ko yan, napalundag ako, animal talaga eh. Magaling kang kupal ka. Puta, ginaayop na yan. Ginaayop mo yan. Puta, muisik ang puta. Gisel! Ay! Black Mamba, matindi na naman yung pinaplano mo ha. Ate Mocha, ano nangyari Ate Mocha? Hindi ako nagsabi niya nito ha. Hindi, si Doktora Badoy, palaban na yan, oh, palaban na yan. Eh, sarado na yung SMNA Sana all. Ulit. Sandali ha, sandali. Eto naman si ano, magulo eh. Asa na yan? Okay. Okay, so sa mga totoong bayani namin, sundalong hindi ka kanin. Bayani, drug addict ka. Okay, so, and then now, he's saying pa, no? Well, you know what? Sana all. Sa'yo ngayon. At nagpapasalamat ako, masasabi ko na sa mukha mo ngayon, PUMPA ENA MO! Yawa. Ayaw ka na, buta makita tayo. Delikado. Spencer, ano ba ito? Ayip ba ito? Hindi! Ito talaga. Totoo yung mga illegal na droga. Kasi may informant si BBM. May informante siya kung saan maraming droga. Oo, may informante siya. Kaya maraming nare-recover ngayon na illegal na droga. Kasi matindi ang informer niya. Matindi. Oo, matindi. Pakinggan natin kung sino yung informer niya. Ito. Kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. Matagal kaming nagsama sa New York. At marami kaming mga adventure na magkasama. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu. Pwede tayo bumili ng cocaine. Pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Kaya marami na re-recover, marami na uli. Ang importante noon si Maruas. Oh, okay na kayo? Oh, yun sa say, take 100 nga lang. Oh, ano sabi?
Yung sa Asia City, 100 nga lang, tinatago yung tigwan, yung tag 13 billion na sa Tupperware lang. In plain sight, ha? In plain sight. Di ba? Harold, tatanungin lang kita. Kung tala, kung bobo ako, kung sige, ikaw lang tanungin ko, ha? Para malaman natin kung matalino ka. Ha? Ikaw, driver. Driver ka ng van. Inuupahan ka ng 6,000. Wala kang lisensya. Dadaan ka sa checkpoint? Magpapahuli ka sa checkpoint? May dala kang 2 toneladang shabu? O sige nga. Kung sino sa atin ang bobo? Harold, sige nga. Tinawag mo akong bobo. Baka ikaw kaya mong sagutin. Oo. Baka kaya mong sagutin na wala kang lisensya, inarkila ka para kargahan ng 2 toneladang shabu. Tapos wala kang lisensya, may checkpoint, tutuloy ka? Harold, sige nga, para malaman natin kung sinong bobo sa atin. Harold, ikaw ba gumawa ng script? Ikaw ba gumawa ng script, Harold? Oh, sige nga. Harold, umaming ka na. Hinayang ka, nahuli yung shabu, no? Kung nakalabas yan, baka mura ang shabu, no? Magaling kang kupal ka. Ano sabi? Buster, ayon sa ABS-CBN, hindi raw 13 billion, 9.4, kahit na putang na, kahit sabihin mo 10 billion lang yan, 8 billion. Kahit na 1.4, kahit na 1,000 na lang. Ano sabi, oh? Buster, ayon sa ABS-CBN, hindi daw 13 billion, 9.4 billion lang daw. At yung 1.8 tons ay naging 1.4 tons na lang daw. Siguro naisip nila mukhang di talaga kakasya sa ban yung 1.8 tons. Oh, sabi, para maging makatotohan ang binawasan nila, animal. Pero mo, sabi nila, putang ina, nadali tayo 1.8 tons, hindi nga talaga kasya dun sa sasakyan natin yan. Yung 98 na sako, hindi kasya. 98 na sako daw eh. Binawasan nila. E di wow. Binawas sila ng konti para maging makatotohanan, ganon. Animal na yan. Para mas maging makatotohanan, eh, bawas-bawas. Aba-aba, magaling. Magaling kang kupal ka. Binawasan, hindi pala kasya. Alay, parang pelikula ni APJ. O, di ba yung mga Muslim? O, may pelikula si APJ. Pag nanonood sila ng pelikula ni APJ at patay si APJ, doon sa pelikula, yung telon, pinagbababaril nila yun eh, dahil ayaw nila na mamatay si APJ sa pelikula.
Kaya dalawang version ang ginagawa nila. Pag sa Mindanao ipalalabas, buhay si FPJ. Pagka dito sa Metro Manila, patay. Pati report, binudol. Diba? Mr. President, ang panawagan po namin, drug test. Hindi drug press con. Putangin na mukha. Dagdag bawas ka na nga nung nakaraang eleksyon, pati itong Shabu, dagdag bawas ka rin. Ay, ewan ko sa'yo, Mr. President, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko na alam kung paano kayo paano kita ipagtatanggol. Gustong-gusto ko pa naman magpasalamat at meron tayo. Alam nyo, sa totoo lang, nung ibinalita yan, pumalakpak ako. Sabi ko, putang na, very good. O kasi iniisip ko, kung makakawala o maididispatch yung illegal na droga na yan sa mga pamayanan, sa mga barabarangay, marami na naman mga adik ang magbabalik sa droga. Marami na naman pamilya ang masisira. Marami na naman magiging bangag. Marami na naman magiging rapist. Marami na naman magiging magnanakaw. Marami na naman papatay na tao. Kaya natuwa ako nung ibinalita yan. Ay, Ate Priscilla Quezon, thank you po. Maraming salamat. Natuwa ako. Sabi ko, salamat. Palakpakan natin si BBM. Oo, sa kanyang gyera laban sa droga. Tas mukha't mukha mo, ganun pala. Diba? Pumapalakpak na ako eh. Kaninang umaga nga, pumapalakpak ako eh. Ngayon, dahil kini-question, unang question talaga dyan, kaya nga, nung nag-live ako kayo na, tinatanong ko yung mga viewer, may picture ba kayo o may video na nasa loob lahat ng van yung mga yan? Wala daw. Sabi ko, paano magkakasya? Oh, tinignan ko yung ano ng sasakyan, yung haba, yung sukat, yung bigat, kung ano ang kaya. Sabi ko, iniisip ko, wala talaga. Hindi talaga kasya kahit anong gawin kong siksik. Oh, ngayon, baka kasya na. Nabawasan ng ano eh, 400 kilos eh. Aba, malaki-laki yung 400 kilos. Kumbaga sa bigas. Kasi dating 1.8, naging 1.4, kumbaga sa bigas, apat na kabang bigas ang nabawas. Ay, walo. Kasi yung isang kabang bigas, di ba 50 kilos, malaki yun? Walong ganon ang nabawas. Di ba? Yung 50 per kilo, malaki yun eh, mabigat yun eh. Walong ganon, ikarga mo sa sakyan. Kaya? Ibig sabihin, kung 1.8 o 1.4 tons, kwentahin ulit natin, 1.4 tons, ibig sabihin, 1,400 kilos. Ilang kabambigas yun? 70? Hindi lang. Kwentahin nga natin, 1,400 divide mo sa 50. 1,400 i-divide mo sa 50 equals 50 kaba ng bigas? At 28? 28?
28 na kaba ng bigas na 50 kilos ang kasya doon. Sasakyan na yon? Hindi, 28 lang. 28 sacks. Ulitin ko nga. Anak ng putang. 1,400 i-divide mo sa 50 equals 28 nga, 28 sacks of rice kasya dun sa ban? Hindi pa rin kasya. Hindi pa rin kakayanin ng sasakyan. Eh ako nga, sa likuran yung sasakyan ko eh. Nagkarga nga lang ako ng dalawang kabang, gumanon yung sasakyan ko eh. Anak. Wala. So ano ang kaso? No license or illegal possession of stupidity? Bahala kayo. Hindi. Ganito na lang maganda. Itanong nyo kay Mike Abe kung magkakasya yan. Baka si Mike Abe alam. Master TV, paano nasa gera pag ganyan sundalo ng Amerikano? Eh, bahala kayo sa buhay niyo. Magtatago ako. Tangkinang ayup na yan. Eh, bahala na kayo. Mapaalam na ako. Babay na. Love you all. Momwa, chup chup, babush. Bye-bye!